mas pinakamahalaga o pinaka-importante sa pagtatayo na isang structures, building, o bahay man, walang iba kundi ang pundasyon. Ito'y kanilang pinag-uukulan ng oras, panahon, pinaghahandaan ng lahat ng kakailanganin at higit sa lahat, paglalaanan ito ng matinding effort to see to it na maging maganda, matibay, at matatag ang kalalabasan. So ganun din naman ang sinabi ni Paul sa salita ng Diyos. Colossians 3:16-17. So basahin natin ang Colossians 3:16-17. Sabi rito, "Let the word of Christ dwell in you richly, as you teach and admonish one another with all wisdom, and as you sing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your hearts to God." 17. "And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him." Yan po ang nais ipaunawa, ituro sa atin ng Panginoon sa pagkakataong ito. Let us pray. Panginoon, salamat dahil napakabuti niyo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Hayaan niyo po na kami dumulog sa iyong hapag para mas lalo pa namin maunawa ng salita mo. Kung meron kang nakikitang karumihan sa aming puso, kasalanan, ang hiling namin, Panginoon, patawarin niyo po ang bawat isa sa amin. Hugasan ng iyong banal na dugo upang kami ay maging kalugod-lugod, karapat-dapat sa pagtanggap ng salita mong ito sa aming buhay. Upang nasa gayon, mas lalo kami maging epektibong mananampalataya na kung paano mo kami binabago ng iyong salita from glory to glory. Lord, mangyari nawa iyon sa aming buhay araw-araw na aming kinakaharap sa mundong ito. Salamat po dahil nandyan ang Santo Espiritu na laging magtuturo at nagtuturo sa amin. Nagtsatsaga para kami ay mas lalo pang matuto. Nang sa gayon, may apply namin ito sa aming buhay. At hayaan niyo po na kami ay magkaroon ng isang pusong bukas sa pagtanggap ng salita mo para kami ay yumabong pa. At sa pagkakataong ito, mamunga kami ng mga bunga ng iyong Santong Espiritu, kaya fruit of the Holy Spirit, O Lord God. So, Panginoon, salamat po at nawa po ang dalangin namin sa pagkakataong ito. Isang pusong nagpapakumbaba at nagpapasiyasat ng puso, Panginoon. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. So, itong salitang ito, bago ito sinulat ni Paul sa bawat mananampalataya, alam po ba natin kung anong meron kalalagayan si Paul sa pagkakataong ito? Hindi siya sa lugar na kung saan ay napakagandang kalalagayan, kundi siya ay nandoon sa lugar ng kulungan. Kulungan na hindi lang as in kulungan sa ngayon na kung natin ang nakikita. Ang kulungan na kanyang kinasasadlakan ay talagang napakadilim. Hindi lamang yun sa napakadilim at hindi lamang siya nakakulong doon, kundi meron pang tanikala ang kanyang mga paa. So kaya hindi madali ang kanyang kalalagayan. Pero kung titingnan natin itong salitang ito, napaka-encouraging word sa bawat isa noon sa lugar ng Colossas o taga-Colase o God. Dahil ang taga-Colossians noon, Colossian Church, ay nagkaroon ng mga usapin na kung saan ay meron silang mga ibang pinaniniwalaan na doktrina, kaya nabahala si Paul, kaya nagsulat siya sa mga taga-Colossian Church. Nakatulong niya dito ang kanyang mga dinisciple doon sa Ephesians. So kaya ini-encourage niya, o kaya naman talagang binigyan niya ng pagpapahalaga itong Colossian Church na to, na maiparating itong sulat na ito sa kabila ng ganong kalalagayan niya. So, at dahil nga sa ganong kalalagayan niya, idinaan niya ito sa isang sulat. Iniisip ni Paul na meron siyang pananagutan sa kabila na hindi siya nag-put up noon
mga taga-Ephesians ang nag-put up na ng ministeryo na yon, meron siyang pananagutang. Kaya hindi makali ang kanyang puso na nawala siyang gagawin. Kaya sinulatan niya ang mga taga-Colossian Church. So, yun nga ang sabi rito sa Colossians 3:16. Sabi rito, makikita natin dito ang sinabi niya. Sabi niya, "Let the word of Christ dwell in you richly." Na anong ibig sabihin dito ni Paul? Pag sinabi pong let, ibig sabihin po nito, to permit. Allow someone to do something. Na kung titingnan mo sa Tagalog, ang nakalagay, sabi sa verse 16 na ito, ang salita ni Kristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. The word hayaan. Pero sa English, let. Na kung titingnan mo, kung tiningnan mo lang ang word na hayaan, parang papasok ito sa isang negative. Pero hindi. Dahil tiningnan natin ito sa English ang nakalagay, let the word of Christ dwell in you richly. Na yun nga po ang ibig sabihin ng let, to permit. Ibig sabihin, pahintulutan. O kaya, tulutan mo, payagan mo na ang salita ng Diyos ay manahan sa iyong puso. Ganon ang nais iparating ni Paul. Dahil kapag kananahan yan sa puso mo, ako'y naniniwala na patuloy tayong tuturuan ng Panginoon sa pagkakataong tinanggap natin at pinapasok sa ating puso ang ating Panginoon o kaya ang salita ng Panginoon. So, number one, nakalagay dyan, let the word of Christ dwell in you richly. Bakit sinabi ito ni Paul? Dahil alam ni Paul na ang salita ng Diyos nagpuproduce ng faith. The word of Christ produce faith. Dahil sino man tao, kapag napakinggan ang word of God, yun ang nagpasimula kung bakit nagkaroon ng pananampalataya ang bawat tao. Dahil sabi siya sa Romans 10:11, the word of Christ produce faith. At hindi lamang yun, pinagdiinan pa din ni Paul, the word of Christ cleanses us. Yun din ang naglinis sa ating mga kasalanan kung bakit tayo naging malinis sa harapan ng Panginoon. At sinabi yan din sa John 15:3. John 17:17. So siguro po, tingnan nyo na lang po, basahin ito ng mabuti sa inyong bahay para mas lalo pa nating maintindihan. At diniin din po, napapaloob din po dito sa let the word of Christ dwell in you richly, na the word of Christ is powerful, makapangyarihan, na kayang magbago sa bawat isa sa atin. Ako man, ako'y naniniwala, maging kayo man, naniniwala ang bawat isa sa atin na ang salita ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos, ang nagpabago sa buhay natin kung bakit nagagawa natin sumunod sa Kanya. And then, sabi pa dyan, the word of Christ is perfect, trustworthy. Ang nakakapaloob dyan sa Psalm 19:7-10. Maging sa Psalm 119:72. Perfect. Meron bang mali sa Panginoon? Maaring sa tao maging mali, pero sa Panginoon, hindi. Dahil siya ay right and just. Trustworthy. Mapananaligan, mapagtitiwalaan ang salita niya. Dahil kayo, ako, tayong lahat, dahil sa salita ng Diyos, naging mabuti. At nagpapatuloy yan sa tulong ng ating Panginoon at ng Kanyang banal na Espiritu. At dito rin sa salitang ito ni Paul, makikita na natin na dahil nakadwell ang buhay natin sa salita ng Diyos, sabing ganon, we filled with the Holy Spirit. Pinupuno tayo ng banal na Espiritu kung bakit nasasabi natin tayo ay nakatatayo sa harapan ng ating Panginoon. Dahil pinupuno tayo. Yan ang sinabi sa Ephesians
5-18 hanggang training. So at hindi lamang yun, makikita natin dito sa verse na to. Sinabi rin dito, teach and admonish. Ano po ang ibig sabihin ng teach o kaya teaching and admonishing? Sabi, pag sinabing teaching, ang nakalagay dito, magturuan tayo sa isa't isa na kahit sa pagkakataong ito, sa panahon natin ito, patuloy tayong nagtuturuan o kaya tinuturuan ng salita ng Diyos. Kaya nga meron tayong Sunday service dahil para mas lalo pa natin malaman, matutunan ang salita ng Diyos. Pagka meron tayong sharing ng Word of God, marami tayong natututunan. Kasi yun ang sinabi ni Paul. Turuan natin ang isa't isa. Gaano ba tayo kabukas ang puso sa pagtanggap ng mga itinuturo sa atin? At gaano din ba tayo tumatanggap ng mga pag-rebuke o kaya naman yung tinatawag na admonish o kaya admonishing? Na anong ibig sabihin ng admonish o admonishing? To warn. Advice. Ito ay para tayo ay balaan, pagsabihan, o kaya naman, magpaunawa sa bawat isa sa atin. So yun ang nais ni Paul sa atin. Kaya tayo, o kaya naman, pinuporsige niya, maging sa panahon natin ngayon, nababasa itong salita niya dahil nais niya tayong balaan na kahit sino nararanasan ito. Pero kung ikaw ay merong malalim o kaya naman pinahintulutan mo na manangan, manahan ang salita sa iyong puso, itong mga advice na ito ay kayang-kaya nating matanggap o kaya tanggapin sa puso natin. Kasi ang tinitingnan dito, yung mapabuti tayo eh. Mapaganda ang buhay. Walang nais ang Panginoon kundi ang mapabuti at mapaganda tayo. Maaring hindi natin nakikita sa pagkakataong ito dahil sa ating nararanasan na pandemic. Pero mga kapatid, hindi natin alam ang pwedeng mangyari sa kinabukasan. Ngayon, pwede nating nakikita yon dahil nararanasan natin. Pero alam ba natin, kagaya ito ng isang anino. Ang anino, hindi mo nakikita kung anong nasa likod ng anino na yon. Kasi anak, dahil natatabingan nga tayo eh. So, pero kung tayo ay susunod at magdidwell ng mabuti sa ating puso ang salita ng Diyos, ako'y naniniwala. At maging, alam ko na magiging kaisa rin kayo sa paniniwala naming ito. Paniniwala ko na lahat tayo ay nais na ituwid ng Panginoon, nais na ibigay, tanggapin natin ang advice na ito ng ating lingkod ng Diyos na si Paul, dahil yun ang nais ng Panginoon sa atin. Kung paano siya nakapagsalita o kaya winarningan niya, nagbigay siya ng advice sa panahon na yon, hanggang sa ngayon, patuloy pa rin tayo, kahit wala na siya sa mundong ito, patuloy tayong binibigyan niya ng advice. Dahil ganun kahalaga ang salita ng Diyos na dapat maunawaan ng tao. So, makikita po natin yan sa Acts 20:31. Sa verse 16 na ito, napapalob din dito yung teaching and admonishing. Ibig sabihin, teaching one another. Sabi sa Titus 2:3 and hanggang 4. Dahil, bakit sinabi ito ni Paul? Ako'y naniniwala na meron hindi lahat ng nandun sa iglesyang ito, sa iglesyang iyon ng Colossians, ay, o kaya sa bawat iglesia, ay puro malakas. Meron may hina tayong makikita. Kaya yun ang, yun yung
paalaala ni Paul sa atin na turuan natin ang isa't isa. O kaya naman, turuan ang mga nanghihina, palakasin, turuan ang mga siyempre, hindi pa malalagong pagdating sa pagkakilala sa Panginoon. So, admonishing, na ang ibig sabihin din ay to warn, advice. Dahil, kahit saan mo tingnan, napakahalaga ng warning, paalala, o kaya naman advice. Dahil sabi nga, kung ikaw na tao na gumagawa ng lihis at walang nag-advise sa'yo, sabi nga, ikaw na yung taong pinakakawawa kung walang nag-a-advise sa'yo. Alam niyo kung bakit ganun pinagdiinan ni Paul? Dahil sabi sa Hebreo 4, 5, and 6, hanggang 6, maraming mga napahamak na, hindi nakapasok. Hindi nakapasok sa kaharian dahil nga sa sila ay hindi sumampalataya sa ating Panginoon, sa salita niya. Kaya maraming napahamak, sabi ni Paul. Kaya yung pinagdidiinan niya na mahalaga ang advice, mahalaga ang warning. Kaya ganun niya ito ginawa. Na kahit nandun siya sa lugar na parang ang hirap, lugar na kung saan ay parang hopeless ka, pero hindi yun nakikita sa kanya. Pagkos nagpatuloy ang kanyang ministeryo na magturo at mag-advise sa mga mananampalataya nung panahon na yun. At magpahanggang sa panahon natin ngayon kahit wala na siya. To admonish, and then, in all wisdom. So bakit in all wisdom? Hindi mo magagawang magturo kung walang wisdom. So, kapag ka nasa atin ang salita na ng Diyos, meron kang wisdom. At meron kang great knowledge, great experience, good and right decision, kaya magagawa mo yung bagay na yan sa mga taong nakikita mong kailangan ang pagtuturo o kaya naman ang pag-advise o pag-warn sa kanila, o kaya mga warning sa kanila. So yun ang nais ni Paul sa bawat isa. At bukod pa doon, makikita din sa verse na ito, may nakalagay, singing psalms and hymns and spiritual song. So akalain mo, kahit na nandun siya sa kulungan, nagagawa niya pa rin magpuri sa Panginoon. Nagawa niya rin umawit ng mga bagong awit. Sabi sa Psalm 33 verse 3 hanggang Psalm 40 verse 3. So ito yung mga awit siguro na hindi as in bastang awit na makamundo. Mga awit na kung saan ang Diyos pa rin po ang napapupurihan at naluluwalhati. Sabi nga, mga awit na nagre-reflect sa buhay. Hindi lang as in awit na nagkikreate ng division, hindi isang awit na kung saan ay manlulumo ka, kundi ito ay isang bagong awit na magre-reflect ito ng bagong buhay kay Kristo. So ako dati, wala akong hilig sa music, kaya nahirapan ako, pero kailangan kong tanggapin kasi ang music pala ay isang part. So papansinin natin, ang buong Bible, ang psalm, puro pala yan, halos music. So, na hindi lang maaari natin malaman kung ano ang mga tono niyan, kung ano ang mga halos instrumento ng mga yan, pero ako'y naniniwala na sabi nga ng mga Bible scholar, ay yan ay mga music halos, na may dulot na pagpapala sa puso at buhay natin. Dahil kahit sino nga eh, pagka nakita mo na ang tao ay, o kaya naman ang tao ay nakarinig ng music, kara-kara meron talagang galaw agad na makikita mo na natatangay sa harmonika o kaya naman himig ng music. So, ganun. So, maaaring si Paul, kaya nasabi niya yon, siguro kung dinaan niya
sa pagpuri, pagkanta, habang nandoon siya sa loob ng kulungan. Kasi hindi niya masasabi ito kung hindi niya ito ginawa o kaya hindi niya ito naranasan. Na yun yung itinuturo pa rin sa bawat isa sa atin. At hindi lamang yun, meron din siyang thankfulness in their heart. So, kahit na ganun ang circumstances na naranasan niya, ang kalalagayan na nararanasan niya, ang puso niya ay patuloy na meron pagpapasalamat at patuloy na nagpapasalamat sa Panginoon kahit pa ganun ang buhay niya. Kasi, magagawa niya ba mag-encourage, magsabi na magpasalamat ka sa Panginoon kung hindi niya ito nagawa? Ang hirap mag-advise sa tao, sa mga nanghihina, nanglulumo, maliban na lang kung ito ay maranasan mo at talagang na-encounter mo sa buhay mo. Meron nga ako isang naalala ko, nakakilala ko, na sabi niya, parang ang boring ng buhay ko dahil wala akong testimony na parang maganda na mag-i-impact sa buhay ng tao. Kaya habang inaaral ko to, naalala ko yung taong yun. Dahil naranasan niya talaga ang testimony na kung saan ay talagang halos siguro ko hindi lingid sa bawat isa sa atin at kilala natin ito lahat. Pero masasabi kong napagtagumpayan niya sa tulong ng Panginoon. At ako'y naniniwala din sa dami ng mga naga-advise at nagtuturo pa rin po sa kanya kung bakit siya nagtagumpay. Kaya hahangaan mo rin siya o kaya ang taong ito sa pagkakataon niya. So, at makikita mo sa kanya na talagang nandun ang heart niya at naging thankful siya sa Panginoon kahit pa ganun ang nangyari sa buhay niya. And then, dito sa verse na ito, sa verse 17, sinabi rin na, do everything in the name of the Lord. So, siguro ko sa isang tao na nakaranas ng matinding hirap, parang ang hirap sabihin na do everything in the name of the Lord. Lalo na kung ikaw ay lugmok na lugmok. Lalo na kung ikaw ay parang hopeless. Pero bakit niya sinabi ito? Naranasan niya eh. Napagtagumpayan niya. At hindi lamang yun. Talagang nananahan sa puso niya ang salita ng Diyos kung bakit niya sinabi ito. Dahil, sabi nga, under dyan, do everything in the name of the Lord, whatever you do, in word and deed. Yan yung makikita natin sa verse 17 ng Colossians. Do in word and deed. So kahit pa sa pananalita natin, sa mga ginagawa natin, do everything. Bakit kaya? Sinabi ng Panginoon. Ako naalala ko nung nandun pa kami sa Pasig. Alam mo yun, buong maghapong ka, mayroong ginagawa, pagod ang buong katawan mo. Tapos, dahil sa pagod, iisipin mo lang, kasi itong verse na to, favorite verse ko po ito, kaya papansinin mo, kahit na hindi ako utusan, may kusa akong gumagawin dahil favorite kong ang verse na ito na do everything in the name of the Lord. Siguro ko masasabi ko na dahil sa ito ay may impact sa heart ko, kaya nagagawa ko, kahit hirap ka, gagawin mo pa rin ang bagay na yon dahil mahal mo rin ang Panginoon at naiintindihan mo ang salita ng Diyos. May impact sa puso mo ang salita niya. At sinabi rin yan sa 1 Corinthians 10:31. Sabi, whether you eat or drink or whatever you do it for the glory of God. So napaka sarap isipin na kahit hirap ka sa buhay, kahit hirap ka sa sitwasyon,
kahit pa meron kang mga trouble, suffering ng buhay, inagagawa mo pa rin ang bagay na ito. Kasi ngayon, mga kapatid, dahil sa nangyaring ito sa pandemic na ito, wala tayong maririnig kundi puro reklamo. Ang hirap. Pero tingnan niyo si Paul, kaya siguro sinabi sa salita rin niya eh, na yung lahat ng mga pagsubok na naranasan natin ay wala pa yun sa mga pagsubok na naranasan ng mga nauna sa atin. Sinabi rin po yan sa salita ng Diyos. Kasi, compare mo, ito totally lockdown ito eh. Ang sitwasyon ni Paul, compare mo sa ating ngayon. Kasi tayo na, malayo pa tayong nakakalabas ng loob ng bahay, labas ng bahay pala. Malayo nating nagagawa pa rin ang gusto natin. Kaya ang inaano lang nga sa atin eh, sumunod lang sa protocols. Pero hirap pa rin po tayo. Bakit tayo nahihirapan? Kasi ako naniniwala, merong problema sa ating puso. So kaya ang tanong, nasaan na ba ang salita ng Diyos sa ating puso? Nakadwell ba tayo sa salita ng Diyos? O nananangan ba tayo sa salita ng Diyos? Kasi kung tayo ay nananangan sa salita ng Diyos, magagawa natin ang lahat ng ito. Walang kaibahan ang Diyos ni Paul at ang Diyos natin sa ngayon. Siya yung kahapon, ngayon at magpakailanman. So kaya walang kaibahan. Powerful siya noon hanggang ngayon, hindi yan kumukupas. Kaya mangyayari o kaya naman, magagawa ng Diyos ang lahat na yan sa buhay natin. So, Christians, lagi natin isipin, pakaisipin, sabi nga, always live in the reality that as a believer, you are alive in Christ. Tandaan natin mga kapatid, mga kamananampalataya, na ang katotohanan tayo mga believer ay nabubuhay sa ating Panginoon, hindi sa ganang atin. Kaya kung tayo nabubuhay dahil sa Panginoon, makita sa atin ang kung anong pagiging kawangis ni Kristo. Siya'y banal, tayo may pakabanal. Siya'y matuwid, gawin natin kung anong matuwid. Kung siya ay patuloy tayong tinuturuan, magpaturo tayo, mga kapatid. At ang salita niya ay patuloy na itinuturo sa bawat isa sa atin hanggang sa ngayon. So, tayo ba'y meron pusong natuturuan? At ang puso bang ito'y laging kinauhawan na manangan o manahan ang salita niya sa ating puso? So, anong meron pundasyon tayong kinatatayuan sa ngayon, mga kapatid? Sarili ba natin? O pundasyon na kung saan Panginoon lamang ang nangunguna o kaya naman natataas sa ating buhay? Tayo po ang makasasagot ng lahat ng iyan. So tayo po'y manalangin, mga kapatid. Panginoon, salamat sa pagkakataon na lagi mong itinuturo sa amin ang katuwiran at kabanalan. Ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang. Lagi kang meron pagtuturo, pag-advise, pag-warn sa amin, o kaya mga warning sa amin para kami ay ilihis. Sa pagkakataong ito, Panginoon, idinadalangin ko sa iyo, O Diyos, na ang iyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa upang mapili namin ang pinakamahalaga sa lahat. Walang iba kundi ang pundasyon mo, Panginoon, na itinatayo mo sa bawat isang mananampalataya. At sa araw ni Kristo, nawa, matagpuan tayong malinis, walang kapintasan at sagana sa magagandang katangiang kaloob ni Kristo sa ikararangal at ikadadakila ng Diyos. Salamat po in the name of Jesus. Amen. Magandang araw po mga kapatid.
Napakinggan po ba natin ang message sa araw na to? Tayo po ba ay pinagpala? Nawa, meron po tayong natutunan, meron tayong naging input sa ating buhay. At nawa, ito po ay may apply natin sa ating pang-araw-araw na buhay. At ini-encourage ko pong muli na ang bawat isa ay patuloy na makinig at makinig upang tayo po ay patuloy din na lumago. Sige po, tayo po ay dumako pa sa isang gawain ng ating Panginoon, ang pagbibigay. Basahin po natin ang verse ng Kawikaan 11 verse 24. Ang sabi po dito, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Mga kapatid, ang bawat isa po ay binigyan ng Panginoon ng kanya-kanyang kakayanan, kanya-kanyang ability, kanya-kanyang source na maaari nating pagkunin ng ating ikabubuhay. At hindi po siya nagkulang sa atin. Kung siya po ang titingnan natin, siya po yung pinaka-the-best na halimbawa ng pagbibigay. Ilang porsyento or napakaliit na porsyento lang po ang hinihingi sa atin. Or kung ano po yung nais natin at bukas sa ating kalooban na atin pong maibigay. Ang Panginoon po ay patuloy na nakatunghay sa atin at natatalastas po ang ating puso kung paano tayo magbigay. Magbigay po tayo ng may kalat at bukas na kalooban. Sige po, ipanalangin po natin ang mga kaloob. Aming Ama na nasa langit, minsan pa, ikaw po yung aming manlilikha. Ikaw po ang lumikha ng langit at ng lupa at ng lahat ng bagay na aming pong nakikita. Marami pong salamat sa bawat kamay at puso na kung saan nandun yung kanilang eagerness sa pagbibigay. Nandun yung kanilang eagerness upang makasunod sa pamantayan mo. Panginoon, salamat po. Pagpalain mo po ang bawat isa sa ngayon sa iyong kalooban, Panginoon. Ikaw ang magbigay ng pagpapala ng ilang ulit sa kanilang pamilya, sa kanilang buhay, sa lahat ng aspeto. At muli, hinihiling ko po, Panginoon, tunghayan mo yung bawat isa at laging samahan sa loob ng isang linggo na naman po. Purihin ka at maluwalhati ka sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po. Magandang araw po. Ulit.